Paborito mo rin ba to? Tara, gawa tayo ng homemade pianuno. Bago ang lahat guys, welcome to my cooking vlog. Sobrang simple nga lang pala ng Ricardo ng ating homemade pianuno. Katulad nito, nag-add lang ako ng 2 egg. Yung large nga pala yan. Tapos mag-add ako ng 3 tablespoon ng sugar na brown. Pwede rin ng white. After nga nan, ay ating i-hand mixer na. Kung wala kayo nito, ay pwede naman gumamit kayo ng Wirex. Kaso medyo matagal nga pag yun ang ginamit nyo. Sa Shopee ko lang din pala nabili ang hand mixer ko. Kung gusto nyo, ilalagay ko sa comment section ang link. Dapat nga pala, after natin i-beat, ay kailangan maging foamy katulad nito. Tsaka tayo mag-a-add ng 1/4 cup ng harina at kalahating teaspoon ng baking powder para umalsa ang ating tinapay. Ito ginamitan ng hand mixer. Tamang mano-mano lang paghahalo ko hanggang sa mahalo na nga ang lahat ng mixture. Tapos mag-a-add nga pala ko ng 1 tablespoon ng oil para sa ating tinapay. Kailangan lang natin mahalo silang maigi hanggang sa mag-combine na ang lahat ng ating Ricardo. After nga na ay maghanda na ako ng lulutuan natin. Non-stick na nga pala yan pero nilagyan ko pa rin ng oil para hindi dumikit. After nga na isasalin ko na lahat ng mixture na ating ginawa dito sa ating lulutuan. Pagkatapos ko nga palang maisalin ang mixture, itatap ko lang ito para matanggal yung bubble sa ibabaw ng ating mixture. At tatakpan natin yung mismong butas niya, itatakpan din natin para hindi sumingaw ang ating niluluto. Sobrang hinalam pala ng ginamit ko ditong apoy para hindi masunog ang ating tinapay. At ayan, after 10 to 15 minutes ay okay na nga ang ating tinapay. Pagkatapos nga na, isasalin na natin dito sa pinggan na may wax paper kasi ibibilog natin siya para magmukhang pianuno talaga siya. Ayan, ang maisalin na nga natin ay chinek ko tong ilalim kung hindi nasunog at awa ng Diyos, hindi nga siya nasunog. Ito nga pala magiging texture ng ating tinapay. Ayan, ganyan siya pag naluto. At after nga na, nailalagyan ko lang din siya ng star margarine kasi yan lang ang available dito sa bahay. At aminin nyo, yan naman talaga yung nalalasahan nyo pag kumakain tayo nan, di ba? After kung nga malagyan lahat ng star margarine ay susunod na natin tong sugar. Ganto kasi talaga yung pinakantimpla ng ating pianuno. At yung normal na pianuno lang talaga to, yung nabibili sa tindahan. Spread lang natin lahat yan para naman pumantay ang lasa. At after nga nan, ay ating ibibilog na nga ito. Huwag nyo nang pansinin yung kamay ko kasi hindi pa nagpapalinis si Maring Nix. Ayan, at ating ibibilog na nga ito. At ating hayaan lang natin nakabilog para naman mag-form siya talaga ng ganyan. At after 30 minutes, saka natin siya bubuksan. After 30 minutes, ito na nga pala ang ating homemade pianuno. Yan nga pala yung mag-form sa kanya, yung mismong pagbibilog niya. Kaya kailangan mahigpit yung pagkakatali nyo ng plastic. Ayan. Lagyan ko lang din pala yan sa harap ng star margarine tsaka sugar. Pero kung gusto nyo naman ng ibang flavor, bahala na kayo. Kung ano lang din kasing available dito sa bahay, yun lang din yung inilagay ko. Sobrang simple lang ng ating recipe, mga mare. Papahuli ka pa ba? Gumawa ka na. Kayang-kaya mo to. After ko nga malagyan lahat, ay aking hihiwain na. Pasensya na nga pala sa kutsilyong gagamitin ko kasi ito lang yung matalas dito sa bahay. Pag hindi kasi matalas ang gagamitin mo, maaaring masira yung pagkakaform ng ating pianuno at maghiwalay-hiwalay sa pagkakabilog. Bali sa nagawa nga pala natin, ay meron tayong 8 cut. Ayan, ito nga palang ating floppy pianuno. Ayan, napaka-floppy, diba? Ang sarap-sarap nan. Oh, ano pang iniintay mo, Mare? Share mo na to para naman magka-idea din ng ibang mami sa kanilang mga pang-merienda. Presenting ang pianuno ni Nick. Salamat sa panonood, guys. Keep on sharing. Bye-bye!